natin kahit sino. Punta kayo. You'll get blessed. Yung nga, pastor, may nagtanong na kanin sa pastor, sa conference mo, ano ang conference mo? Dalawang pastor nagtanong. Sabi ko, May 21 ng gabi mag-umpisa. Ah, so sa 21 o 20, pwede nang pumunta kasi Lunes, Martes kasi yung 21. Sabi ko, pwede na kayong pumunta. Pag pumunta dito, papakain na naman natin. Sa isip-isip ko lang, sana naman, wag na lang pumunta ng maaga. Kaso lang, mag-suspend ka eh. Amen? Mahiya ka naman. Amen? Na tayo na yung host, tayo pa nahihiya. Yung ibang mga host ay hindi talaga nahihiya. Ah, ganun lang tamang term, no? Kasi pangit naman pag walang hiya. Okay? Okay, ganun eh. No? Nahihiya tayo. Pero, siyempre, nandiyan na. Anong gagawin mo? Lalo lang na mga taga-Bisaya pag dumating, ha? Maniwala kayo. Isang linggo. Bakit? Mag-ikot-ikot muna kasi magbabawi ng kamasahe. At alam niyo naman dito, ang ating ginagawa ay ito. Pag napakalayo, alam natin yung expenses nila. Gusto nating ma-recompense lang naman a little bit. Amen? Paano po? Ginagawa po natin ay sabi ko, kung kayo maka-stay o maka-early kayo, magpasabi kayo para kayo ay ma-assign ko na sa mga kaibigan ko, mga pastor, para kayo ay makapag-preach at saka matulungan sa pamasahin nyo. Amen? Kaya may alternatibo tayo. May pamamaraan tayo. Okay? Ngayon, sabi kong ganyan, kung kayo naman ay nagdating ng isang araw na lang, conference na, pagkatapos can you stay a little, isa pa, isang linggo lang. Dahil pagkatapos ng conference, kung nandito pa kayo, i-assign ko na kayo kung saan para, nanuha niyo, ibig sabihin mga kapatid, para hindi mabigat sa kanila. Okay? Kasi po, obligasyon, ako po, I really feel na pag ang isang tao pinapunta ko dito sa conference ko, obligasyon ko siya. Hindi ako katulad ng ibang mga pastor, may million-million na nga. Pagkatapos eh, pangakuan mo, half of the pair, ibabalik. Hindi mo man binalik. Kaya kawawa ang ibang mga kapastoran. Eh, naunawaan niyo ibig sabihin, mga kapatid? So, we handle that. At ano ang mindset ng isang believers na naintindihan at grown-up believers, ang investment sa ministry, sa lingkod ng Diyos, sa ang mang lugar yan sa buong Pilipinas, is never in vain. Amen? Knowing that your labor is not in vain. Ako, tapos na tayo sa mensaheng yan eh. Amen? Kaya alam niyo mga kapatid, sabi ko nga sa mga kapastoran, yung mga kapastoran, dapat, ang pagpapastor hindi lang dapat na ikaw ay mag-preach lang tapos na. Hindi ah. Sa akin, importante ang bawat mensaheng bebatawan ko. Bakit? Kasi as a pastor, ako po may responsibilidad na sabi ng Panginoon, pakainin mo. Amen? Mayroon na akong preaching dyan. The woe of the pastor, the judgment of the pastor. Hindi ko palang nabuo. Nabuo na ba natin yan? Oh. Ha? Ano yun? Yung ang unang kasalanan ng pastor, ha, na pagsusulit niya sa Panginoon. Kasi sabi ng Panginoon, feed my sheep. Feed, feed, feed. Alam nyo, ang unang woe sa pastor, alam mo kung ano? Woe is the pastor who do not feed. Mayroon niyang verse. Sabi ng verse, yung mga pastor na ito, kaya galit ako sa pastor, sabi ng Panginoon. Sa galit ako sa mga shepherd. Bakit? They feed themselves, but do not feed the flock. May verse niyan. Woe to the pastor. Ang unang judgment sa pastor, ipag hindi niya pinakain ang mga tupa ng Diyos. Amen? Huh? Mayroon pa diyan. Who is the pastor that scattereth the sheep? Naku, laking panagutan yan. Amen? Pero may woe din sa mga membro. Nag-feed yung pastor. Wala kayo. Woe din sa'yo. May judgment ka rin. Hello? Amen? Balance ang Diyos eh. So, ano ang ating gagawin? Sabi ko, ako bilang pastor, kaya sinabi ko dun sa mga kapastoran, pinitsingan ko, alam nyo, mga kapastoran, kung totoo na ang pagpapakain sa baby may proseso, di ba? Hindi ka lang milk. May proseso wari. Kung anong klaseng milk.
Sa 1 year old to ganito, ito, maganda ito, bona. Di ba? Tapos mayroon doon kung hanggang kailan, tama, hindi. Pagkatapos, okay, 5 years old to ganito, this is good kasi magdidevelop. Tama, hindi. Kahit na milk, may kanya-kanya purpose. Para ano? Ang baby mapalaki na talagang healthy. Alam niyo ba sa animals, ganun din? Sa isda, sa baboy, kung ano, may proseso yan eh. So, bakit sa pagpapastor? Wala. Banat ng banat na lang ang pastor ng pagpapakain. Kahit ano na lang, bahala na bay. Sabi ko nung una, nung ako'y bago pa lang, hindi ko maintindihan yan. Hindi naman na ituro sa Bible school yan. Pero alam ba ninyo, nung ako'y tumanda ng pastor, sabi ko, hindi pala ganun. Na ano, bara-bara bay na pagtuturo. Hindi ganun ha. Kailangan nakaproseso rin. Para ano? Alam nyo, kahit na sa pagtatanim ng halaman, atin yung proseso. Papaano ka mag-fertilize? May proseso rin. Amen? Eh, ganun din sa spiritual. Pagtayo ng building, may proseso para matibay. Oh, bakit sabi ko, pagdating sa sa spiritual, wala. Kaya sabi ko pa nga, pastor, ayusin na natin. Kung gusto mo maganda ang bunga ng iyong pananim, kailangan nagtanim ka ng maayos, hinanda mo ng mabuti, tama hindi? At inapplyan mo ng tamang fertilizer sa tamang panahon, sa tamang oras, tama hindi? Ganon din sa spiritual. Kaya sabi ko, ako, ang bawat hinahanda ko importante sa akin. I don't know sa mga membro ko importante. Bawat preaching ko, I made it a point na ito ay pandagdag o karugtong sa mga naituro ko na sa nakaraan at sa mga napakain ko na sa nakaraan. Para ano? Para ang mga membrong inalagaan ko ay lalong tatatag, lalong titibay, at lalong magiging isang mananampalatayang dependable and responsible. Yun ang pagtuturo ko. Ngayon, kung wala kayo dyan, absent kayo, hindi ko nakasalanan, eh. Hindi ko nakasalanan. Kung hindi ka lumalago, hindi ko nakasalanan. Bakit? I feed you well. Pastors must feed well his people. Amen? Kaya inaaral ang tinuturo. Amen ba? At sometimes, binabalik-balikan. Yeah? Now, kailangan na-exercise yung ating pananampalataya. Paano na-exercise yung ating pananampalataya? When we give, we exercise our faith. When we pray, we exercise our faith. When we go to church, we exercise our faith. When we read the Word of God, we exercise our faith. When we participate in the ministry and in the work of the Lord, we exercise our faith. Hindi ako makapag-participate kasi wala akong oras. Ibig yung sabihin yan, di ko kayang exercise ang pananampalataya ko. Come on. Oh, paano? Paano lalakas ang pananampalataya kung hindi mo ma-exercise? Pero let me say this. I'll point out. Not only exercising our faith, but nais kong pansinin niyo yung pinakahuli. To the fullest. Kaya nyo bang gamitin nyo ang pananampalataya nyo? Sa pinakasukdulan niya? Talagang, hello? Kaya ba ninyo? Madaling gumawa ng isang bagay na walang pananampalataya. You can do that. Gawin mo sa lakas mo, gawin mo sa abilidad mo, gawin mo sa experiences. Pero alam nyo mo mga kapatid, pag nagamit mo at gumawa ka ng isang by faith, okay na yan. Pero ang pinaka-okay ay ito. Gamitin mo, i-exercise mo ang pinaka-pananampalataya doon sa pinakasukdulan niya para lalo pa tumindi. Nanawa niyo ibig sabihin?
I'm not talking of exercising our faith lang. Now, I want to exercise my faith to the fullness of it. Bakit po? Lalaki pa yan eh. Isi-stretch out ko ang pananampalataya ko para lalo pang lalakas siya. At hindi mo magagawa yan na ganun kaagad. Nagsisimula yan sa maliit. Kaya makikita nyo, oh ye of little faith. Tapos increase our faith. Oh, great faith. Amen? So great faith. Makikita nyo ang process ng Bible eh. Na ano? Na ang hangad ng ating Panginoon, ang ating mga pananampalataya sa katagal ng panahon ay hindi magiging stagnant, mga kapatid. Exercise yan. Use. Okay? When you use the ordinary, when you use the norm, the normal, when you do less, when you do not tap your full potential, when you do not give your very best, sabi niya, yan, yung bagay na yan. Sandali muna, di ba ako tapos eh. Okay? Ah, you do the minimum lang. Hello? Ah? Na-exercise mo ba yung faith mo sa ganyan lang? Hindi. Less yan eh. Amen? Move. Okay? When you do not feel the value, when you do, you feel the importance, sabi niya, feel the heavy load of the need, when you do like everybody else, dyan, hindi lalo na-exercise. Kaya ako, dinidesisyonan ko, ang paggawa ko ng aking pananampalataya ay ito. Pag-exercise ko, gusto kong gagawin ang isang bagay na mahirap gawin. Gusto ko subukin ang isang bagay na I have never done it before. Kung ito nagawa ko last year, gusto kong dagdagan nga ng konti. Come on! Nagawa ko na dati yan, kaya naman, hindi naman mabigat eh. Tama hindi? Why? Kasi gusto kong ma-exercise well. Amen? So, exercising our faith in the fullest, sabi niya, will help us get out from our comfort zone. Will help us get out from our limitations. Come on! Salamat po sa mga kapatiran who exercised their faith to the fullest last year. Ito, babalik naman tayo sa ganyan. Can we do it more this year? Hello? Mga kapatid? I don't want to do things just in my comfort zone eh. Hindi. Pero doon makikita, mga kapatid, na kahit na i-all out mo pa ang sarili mo, makikita mo, pag ibalik ng Panginoon, parang napakadali lang naman. Pag ang Panginoon gumawa, para namang, teka muna, akala ko lugi ako. Parang kumita pa ako rito. Hello? Pambihira naman si Lord. Ibabalik mas matindi. Kaya sabi ko, hindi perpekto ang mga membro ko. Marami dyan ang may mga kapansanan. Marami dyan. Hindi ko rin masasabi po na ang lahat ng membro ko ay nagtatights. Hindi ko rin masasabi na ang lahat ng membro ko ay talagang ginagawa nilang kanilang pinaka. Pero ang masasabi ko ay ito. Hindi sila perpekto, pero sila ang mga tao na continually lumalago sa pananampalataya at humahangad na lalo pang gamitin ni Lord. Yun lang ang sa akin. Amen? Kaya sabi ko, ako fulfilled na pastor. Pag nakita ko ang kahinaan ng membro, lagi kong iniisip, sarili ko, marami ka pang gawin, pastor. Marami pang kang dapat ipapatunay sa taong ito para siya ma-earn mo ang kanyang trust. Marami pang kailangang pagpapalago ang gagawin mo. Hello? Why? Growing a life is a lifetime process. Amen? Growing a log, yung matibay na kahoy, it will take 100 years. Growing a fruit tree, it will take 7 to 10 years to produce fruits.
growing grain, palay, it will take 4 months. Harvest ka na. But growing alive is a lifetime process. Kaya ang pastor na ito, hindi nagsasawang kaaalaga. At ako ay nagpa-practice, hindi ako titingin sa kahinaan ng tao. Hindi ako tumitingin sa weakness ng tao. Dahil pag ako titingin sa weakness ninyo, matitisod ako. At sobrang tisod ako. Kasi ang dami nyo. Saan ako titingin? Sa good points, sa strong points ng bawat isa, sa nakaka-bless sa kanya, doon ako titingin. Pag tiningnan kita, kapatid, hindi ko titingnan ang kamalian mo. Ititingnan ko kung alin ang strong point mo na nakaka-bless sa akin. Subukan yung ganyan. That is the right kind of spirit. Tawag nila yan, the maturity kind of spirit. Para ano? Ganun talaga yan. Tinatanggap ko na yan kung ano yan. At kung sino yan. Pag alam mong ugali ng tao, alam mo pakibagayan. At huwag niyong baguhin yung tao. Hindi niyo kayang mabago yan. Ipanalangin mo sa Diyos, babaguhin ni God yan. Walang matigas na tinapay sa mainit na kape. Walang matigas na puso sa makapangyarihang Diyos. Lalambot ka rin. Hello? Amen ba, mga kapatid? Oh, palalambutin ka ni Lord, hindi ka palalambutin ni Pastor, di kaya ni Pastor yan. Pero ang Panginoon, magpapalago sa'yo yan. Amen? So ano? Naranasan ko. Ano? I'm aiming always impossible. Di madali. Try things that is above the things that you have done or never you have never done before. In the impossible. Try to excel to the things that you have done in the past. Nagawa ko itong noong nakaraan. Gusto kong subukan naman itong mas mataas level dyan. Naunawaan niyo ba yung sabihin? Mahirig ho akong magbasa ng mga sulat ng mga doctors. Mga doctors. Kasi may mga pinag-aralan yan eh. Ako naman wala eh. Conductors lang ako eh. Okay? Mahilig ako. Magbasa niyan. Pag may nakuha akong, aba, magandang statement ito ah. Okay? Kukunin ko po yan. Tuturo ko sa inyo. Hello? Tuturo ko sa inyo. Pero ang utak ko ay ito. Ito lang ang statement ni Doc. Ano pa ang mas magandang statement dyan? Na mas mataas ang level kaysa statement niya. Ba, mas maganda ito? Hello? Ayon sa kanyang statement ni Doc yan. Pag tinira mo yan at sinabi mo sa mga tao yan, may impact na yan kasi sinabi ng doktor yan eh. Amen? What if I could be able to develop something that is much better than his statement? Hello? Kapag binatawan ko ito, pop! Ang bihira, mas maganda yan ah. Saan mo nakopya yan? Wala. Nagbatay lang ako dito sa statement ng doktor na ito. Pero may mas maganda pa pala ayon sa Bible. Hello? Oh. Sabi nga eh, kasi nung una, ang turo, dig your own well. Giving yan eh. Dig your own well. Ano pa? Develop your own well. Draw water from your own well. Drink water from your own well. Develop your own well. Ganyan. Yan ang mga turo noon. Kung ang well mo ay simbahan mo, yan dapat ang paggawa mo. Later eh, nagpalabas ako ng statement. Hindi na dig your own well. Pangumpisa lang yan. Pop! Badam! Narinig niyo ng preaching na yan, di ba? Dito sa church. Tinawagan ako ulit ng isang doktor. Ba, parang sasapawan mo pa ako eh. Dok naman, hindi naman ako nananapaw. Laki naman ang ministry nyo. Pero nakita ko kasi, parang kulang. At Dok, alam nyo, sa pag-aaral ko,
nakita ko, ang dig your own well, sa umpisa lang yan ang mga gawain. Bakit? Sabi ko sa kanya, bakit daw? Hindi ba kayo nag-tap ng iyong dam? May partner kayo, ang yaman sa Amerika, may partner kayo dito, may partner, karami-rami niyong partner. Mga dam nyo yan, Duke. Eh. Hello? Kaso lang mautak kayo, hindi nyo tinuro sa amin. Kaya ako naghahagilat, bakit kayang ganito? Bakit ganyan? Ang lalaki na ng ministry nila, may million-million na sila, pero mayroon pang mga partners. Kami naman, ang liit ng ministry namin, taga-provin... Excuse me. Tubig. Taga-probinsya pa kami. Pagkatapos, wala naman kaming partner. Magka-partner man kaming Koreano, pagsabihan pa kaming compromiser. Hello? Oh, nagkasasakyan akong ganyan, sasabihin nila, bigay ng Koreano. Sabi ko, punta kayo sa simbahan ko. Tingnan nyo kung kanino yan, sinong nagbigay niyan, kung ako yan, hindi galing Amerika yan. Galing yan sa matatapat na membro sa simbahang ito. Pinag-ipunan namin ng matagal na panahon ng taon yan. Hello? Bakit ho? Because we believe God can supply all the needs. Sabi ko nga doon sa labag eh. Hindi ako naniniwala na hindi ka makabuild ng matinong gawain pag walang Amerika o walang abroad. Hindi ako naniniwala ng ganyan. Papatunayan ko na ang Diyos ng mga taga-syudad, Diyos din ng mga taga-provensya. Excuse me. Madala yata yan dyan. Ako, delikado tayo. Amen? Ang Diyos ng mga mayayaman, Diyos din ng mga mahirap. Kaya sabi ko, tingnan natin, we will aim impossible things. Na unless God will intervene, did you remember that statement? I will aim an impossible things. Na unless God will intervene, it will not happen, it will be a failure. Pero pag nangyari yung imposibleng yan, hindi kailanman masasabing akin yan, gawa ng Diyos yan. Amen? Katulad ng statement na ulitin ko at hahamunin ko kayo mga kapatid uli dito. It is, sabi nga niya, I rather aim the star and hit the moon. Tama ba yun? Than just stand in the ground and end up in the dirt. Di bali nang hindi ko tinamaan ang star. At least tumama ako sa buwan. Kasi may ginawa ako. Kaysa wala akong gagawin, nakatindig na lang ako dito. Pagkatapos, diretso na ako doon sa hukay. Amen, mga kapatid? Kaya aim high. Sabi ni Gordon, sabi Olongga po yan eh. Aim the impossible. Na ano, pagkakampi mo ang impossible, lahat, kaya sabi niya, to them that believe it, nothing is impossible. Baguhin na. Huh? Do you know why I always try and dream for the impossible? Huh? Do you know why I always stretch out my faith to the fullest? Do you know why I exercise my faith at the maximum? Because I want the supernatural God to work in my behalf. I want the supernatural God to work in this ministry. I want the supernatural God to work in the few. Sa mga kunting membro, sa mga mahirap na membro, nais kong gagawa si God. Na kung gagawa ang Diyos sa'yo. Nais ko na sa kapiranggot mong lupa at sa kapiranggot mong anig gagawa si God.
sa liit ng trabaho mo, gagawa si God. Hindi ako sasaludo sa isang pastor na higante ang kanyang gawain, higante din ang kanyang accomplishment. Normal lang yon. Hindi ako sasaludo sa isang pastor na maliit lang ang kanyang kapasidad, maliit din ang kanyang nagagawa. Pantay lang yun. Pero nais kong sabihin sa inyo, sasaludo ako sa isang pastor na napakaliit ang kanyang kapasidad, pero napakahiganti ng kanyang nagawa. Bakit? Dahil yan ay gawa ng Diyos, hindi gawa niya. At yan ang nais kong titingnan sa lahat ng ministry dito sa lupa, sa Pilipinas. Na ano? Maliit man tayo, pero kailangan gumawa tayo something impossible na ang Diyos ay gagawa. At pag ginawa ng Diyos, walang makukuha ang gloria sino mang tao kundi siya. Yun ang nais nating mangyari. At yan ang role model. Yan ang dapat nating makita sa mga ministry dito sa Pilipinas. Kung walang gagawa yan, tayo. Kaya mangarap kayo na malaki. Aim the impossible kayo mga kabataan. Kung hindi kayo magpastor, mag-aim kayo, maging milyonaryo kayo. Para may matulong kayo na malaki sa gawain. Para hindi maging mukhang kawawa at gusgusin ang pamilya nyo. Gagawa si God. Basta't ang buhay mo ay nakalaan para sa Kanya. Aim the impossible. Number two, attempt the unbelievable. Ano sabi? 33 and 38 to 38. Pakibasa, please. Go. Mga imposible yan. Go. Tuloy. Pambihira. Ah. Next. Last. Akala nyo lang, tayo lang? Noon pang unang panahon, mayroon ang nag-attempt ng imposible. Noon pang unang panahon, mayroon ang nagpatunay na nanampalataya sa Diyos na parang hindi kayang makita, pero nakikita sa magitan ng pananampalataya. Makinig kayong maigi. Kung kayo titingin lang dito sa mga nakikita nyo, sa palagay nyo, we can accomplish something big. Kung titingin lang tayo dito, sino kayo? Sino ako? Lahat tayo. Zero. Nothing. Kaya lang tayo nakagagawa kasi may Diyos na 100%. At doon tayo hihingi. Doon tayo manampalataya at kaya tayo nag-i-attempt ng imposible. Dahil walang imposible sa Diyos. Ano pa?
unbelievable. Kaya lagi nyo marinig lagi si pastor nyo. At lagi kong sinasabi, Panginoon, gumawa kayo. Gumawa kayo. Doon sa hindi ko kayang gawin. At pwede ba? Tiwanawag nyo na lang din ako maging pastor. Gamitin nyo ako higit sa paggamit nyo sa iba. Gamitin nyo ang pamilya ko. Kaya proud ako sa mga anak ko. Alam nyo bakit? Dahil kung ako may pangarap na napakalaki sa gawain, bawat isa sa kanila may pangarap. Hindi sila maikumpara sa isa't isa. Iba-iba. Pero lagi kong sinasabi, when you do something for God, you give your very best. Give your best yet. Improve well to the fullness of your improvement and see na nagpipreach si Solomon doon sa lawag. Niwala kayo. Ako umiyak. Bakit sabi ko, at least, pag nagpreach sa mga anak ko, pag kumakanta si Samuel, I've been so blessed eh. Alam mo bakit? Because sabi ko, Panginoon, tinutupad mo yung pangarap ko na when you will call my children and do something for the Lord, for you, you will always give them their best. Pag sinabing best ng Diyos, extraordinary yan. Hindi yan normal. Sana makita nyo yan. I want to try to do like no other. Because if you do like other people, you become common and ordinary. Tama, hindi? Amen? Yun sa meeting kahapon eh. Sabi ng lahat ng mga pastor, kasi may greetings ang lahat eh. Pinatayo yung mga membro, pagkatapos magsasalita ang bawat pastor. Laging advice ng bawat pastor, magpatuloy lang kayo. After 50 years, magpatuloy. Just press on. Eh, nandiyan na sa atin yan eh. Amen? Nung ako natumayo, ang sabi ko, anong ibig niyong sabihin ng tuloy lang kayo? Nagpapatuloy. Nagpapatuloy na ganito, tingin kayo dito, nagpapatuloy na ganito, 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 nagpapatuloy na ganito lang, at saka at the end of the journey, gaganyan. Ganyan, yan ba ang gusto niyong pagpapatuloy? Yan ba ang tamang pagpapatuloy? Ang gawain nagpapatuloy? Ang Kristiyano nagpapatuloy? Yun ba ang ibig sabihin na nagpapatuloy? Yun ba ang nais ng Panginoon? Ang pananaw ko ng pagpapatuloy, hindi ganyan eh. You may keep on going and being faithful, ganyan, but you must be going ascending. Not descend, tama? Not descending. Habang ka nagpapatuloy, di bali nang hindi, hindi, kaya nadaan-daan. Pero tumataas. Amen ba? Bakit? Hindi po tayo pa-imperno, palangit po tayo. Eh, ang langit, pataas, hindi pa baba. Amen? Kaya pag ang isang ministry, tumagal na walang accomplishment every year, nagpapatuloy lang yan. But sooner yan, baka magdi-descend yan rather than mag-ascend. Naunawaan niyo ibig sabihin? Kaya sabi ko, hindi ganun. I don't want to keep on going na normal na ganun-ganun na lang lagi na wala nang nangyayari. Amen? I want to accomplish something for God that is above other accomplishment. Kaya sabi ko nga sa inyo, pag nakita kayo ng pastor na ang kapasidad David, parang nadali niya gulayat, dalawang kamay saludo. Amen? Pero pag higanti yan, tapos higanti din, abay, normal lang yan. Pareho lang yan ang David at saka David accomplishment. Pareho lang yan. Amen? Kaya hindi ako pwedeng ma-intimidate sa mga pastor na ano,
na ito, mga estudyante mo lang yan, ang gagara ng mga sasakyan. Ay, nako. Nakapunta ng ibang bansa. May taga-suporta galing ng Amerika. Okay lang yan. Kung yan ang paraan nila. Pero huwag mo akong pamalakihan at pagmaliitin. Bakit? Hindi nakukuha sa panlabas na anyo. Nasa puso. Amen? Oo. Oh. At ako talaga, siguro pag binigyan ako ng sasakyang milyones ang halaga. Hindi lang isang milyon. Milyones. Siguro doon pa lang ako makabranyo. Kasi ayaw ko talaga ng branyo, mga kapatid. Alam mo bakit? Magasgasan lang yung branyo na yan. Mabuisit ka talaga. Amen? Gasgasin mo yan sa akin. Ngingitian lang kita. Madali lang ilamusan yan. Tapos na. Hello? Amen? Tandaan niyo ito. Hindi ako magbabranyong sasakyan hanggat ito ay hindi bigay ng mga membro. At hindi nyo kayang bilhin ang sasakyang gusto ko na hindi kayo milyonaryo. Impossible, Pastor! Thank you. Because that is how God works. Impossible way. Amen? Ayos ba? Kaya wag na muna tayo dyan. Imposible yan. Pero exercise natin ang pananampalataya natin. Para ano? You can attempt the unbelievable. Hello? Sana mapatunayan uli natin sa conference natin, ha? Amen? Bihira. Tapusin na po natin. Pagod na ako eh. Amen? Ano pa? That's the challenge I want you to step out for others to see. We may be a small church, but we can be a role model in the best we can. Tama? Hindi. Amen? Ha? Ganun lang o. Amen? Your pastor is a person that will always attempt the unbelievable for his family. For his church family. Ministry. To be a challenge to you and to others. Yun ang pinaka-purpose. Bakit ko i-attempt ang impossible? Bakit ko i-aim ang impossible? Bakit ko i-attempt ang unbelievable? Simple lang yan, mga kapatid eh. Para magiging role model ka, ma-challenge mo yung iba. Ang ibang mga pastor, ang lakas na lang magsalita. Wala naman sa buhay. Ang lakas magsalita. Ang galing. Hindi naman napatunayan sa buhay niya. Tuturo ka ng kabanalan. Number one kang immoral. Paano mo may build up yung family? Paano maturuan yung mga pamilya na may pamilya? Amen? Tuturo ka ng giving. Number one kang hindi mapagbigay. Paano yun? Hindi mo bro eh. Amen? I want our conference for mission to be significant. Always yan. Kaiba kaysa iba. Kaya alam nyo, marami po ang nagiging kinakapi tayo. Malalaking simbahan, mangungupya pa sa atin. But okay lang yan. Di naman talaga tayo nagpapakupya. Pero kung sila mangupya at magiging favorable naman sa ministry ng Panginoon, bakit hindi? Sabi ko nga sa inyo, maraming naging isa ka ng mensahe. Sige, bigay ko. Bakit? Kung mapakinabangan yan sa ministry ng Panginoon, go ahead. Iba naman ang approach niyan, iba din ang approach ko eh. Amen? Hindi ka pa ba proud niyan? Original sa'yo? Lahat kanila, kinupya lang? Tama, hindi? Sige lang, okay lang yan. Amen? Bakit ko? Hindi ako mauubusan ng mensahe dahil gumagawa ako ng mensaheng iba't ibang klase. At I studied my Bible. Amen? Hindi ako mauubusan ng mensahe. May Bible eh. Hindi na uubos ang mensahe dyan. Amen? Aral lang. At tandaan nyo po,
anuman ang itinuturo ko ngayon, mayroon na namang kasunod yan. Iba at dagdag doon. Bakit po? Kasi yun ang hinihiling ko sa Diyos. Panginoon, naturo ko na ito. Pwede bang dagdagan mo? Mas maganda pa. Amen? Para continual kaming lalago. Continual kaming titibay. Amen? Ha? Tandaan niyo po yan. Conference natin. Makinigin maigi. Kami ni Mrs. nag-uusap. Mayroon kayong makikita sa conference natin ngayong taon na hindi na nakita na nakaraang taon. Much better. We do not change for the worse. We always change for the better. May kanina umaga, pagkagising namin. Pa, ano? Kasi ganito. O ano? Maganda. Sige nga.